Hello, good afternoon, everyone. So today is November 22, so 3:55 p.m. Okay, we have a job today. This is EBGA G4 GTX 1060 SC. So SC, ang wala nakalagay kung anong specs. So pang number 391, kay Sanjester Lester. Okay. So, sabi 3GB lang daw ito. So, ayan. Ang naging issue daw nito, nilinis daw niya, tapos may natanggal na isang capacitor. Nakalagay dito sa ano. Tapos, nung nilinis daw niya, yun, natanggal daw yun. Simula daw ng garbage display na. Ayan. So, I think this is a liquid damage. So, may mga corrosion siya. Yan. So, check natin kung saan yung nala. Sinasabing natanggal na capacitor. So, use microscope. Ayan. So, ay, naku, napakadumi na ito, guys. Ayan, oh. So, napansin nyo, ito. May lupa na. Lupa. So, may marami siyang lupa, guys. Ayan. So, matagal na kutkutan to. Tingnan natin kung saan yung na-damage. So, memory tayo kasi may ano yun, garbage display daw eh. Okay. Pass muna tayo dito. So, nalinis kasi nilinis niya. May lupa-lupa pa dito. Ayan. May lupa din sa tagiliran. So, ilalim ng chip. Okay, wala naman. So, ayan, may lupa. Tapos may lupa pa dito. So, meron pang lupa doon. Okay. So, may hinang. Aha. Dito siguro yung natanggal. Meron natanggal dito ang isa. Kasi may kasama lagi ito eh. Itong malaking capacitor na ito. Or dito sa baba. Pero ito yun. So, wala tayong donor nito. I think wala akong donor. So, may corrosion siya. Yan. Ayan po. Ito po. Main gates. Switching natin yan sa display. So, garbage display daw siya. So, yun. Meron siyang corrosion. So, di pa natin siya nabubuksan. Testing natin. I need to test kung may display o wala. Kasi, base sabi ng customer, may display daw. So, tingnan natin. Sana hindi lang umusok. Kasi, hindi natin sigurado kung ano talaga yung sira. Minsan, ganun kasi. Tapos biglang uusok. So, sabi, nilinis daw. So, tingnan natin. So, videohan na lang natin. May video para clear na titestingin natin na hindi siya uusok. Okay, power on. Okay, pan-spinning naman siya. So, wala siyang display, guys. Switch natin. Bench. So, yan. Walang display. So, wala siyang display. Yan. According sa may-ari, wala. Ano daw? Garbage display. But this is no display. So, chat ko lang yung may-ari. Ha? Huh? Black screen? Nag-stable yung ano. Black screen nga siya, guys. So, ang sabi ng may-ari, garbage display. Pero, I think this is a black screen. Okay, chat ko yung may-ari. Okay, pasuyo. So, yan. Patayin natin. Actually siya, guys, is this is a black screen, not garbage display. Pero sabi ng may-ari, ano daw, garbage display. So, hindi naman. So, yan. So, try natin sa HDMI port. So, power on. Tingnan natin.
Yan, matagal din siya mag-display. Ibig sabihin, may problema nga siya. Matagal mag-display kanya. Black screen. Oh, ay, receive mo. Hindi na. Kukunin mo lang. Oh. Ay, ID ko. Pakita mo ID ko. Ayan. Receive ka lang naman eh. Ayan. Black screen. So, black screen. So, ano lang siya. Ganun lang. Pansin nyo, may light siya dyan, oh. Dito, sa side dyan, oh. Yan. Yan. So, may problema yung ano niya. VRAM. Pag ganito, guys, medyo delikado sa chip. Ayan. So, screenshot nga natin sa ating customer. Screenshot. Screenshot. Black screen. Okay lang, magcha-chat naman yun. Ano na? Paano walang pangalan? Matik yun, nire-receive mo lang. Yan, so black screen siya. Yeah, so nagcha-chat yung customer. Black screen. So kachat kayo may-ari. So, black screen siya eh. Harap na natin. So, nakikipag-ano pa tayo sa may array. Nakikipag-usap. So, this is a black screen. Ayan. So, continue na lang. Sabi ng may-ari. Sige sir, pa-check na lang. Okay. Check na lang natin siya guys. So, wala nang choice. This is not a black screen. So, may corrosion siya dito. So, napaka-importante nito. Sa bagay, sa pan lang naman to. Sensor siya ng pan. Yan. So, dinisin lang natin siya. So, kalasing ko na siya, guys. Kasi hindi ko pa nakikita yung loob. Oops. Para malinis ko masyado. Para hindi umagos. So, klasin ko lang siya. Kita nyo naman doon sa monitor kong isa. Diyan sa site. Sa may microscope. So, dinikita na nga rin siya ng ano eh. Pandikit ng may-ari. So, nilinis daw. Buhat daw nung nilinis yun. Nag-black screen na daw. Para sa akin siya guys, hindi siya dahil sa nilinis ng black screen. So, talagang ano siya. Siguro may nag-ano na, short circuit na, baka may napadikit ng humido siguro. Baka possible, mga ganun nga. Kung ganun ang naging simula eh. Baka yung dating humido na ano, magkalayo, ay nabatak. Kaya siguro nag-ano. Baka ganun nangyari. So, tanggalan na. Ayan, wala pang ano. So, I think, hindi totoo yung sinasabi ng may-ari. Yan guys. Pansin, kita mo yan. Saan ba? Nakikita nyo yan. Bakit ang labo ng aking microscope? Ayan. Actually, hindi nagsasabi ng totoo yung may-ari. Ayan. Yung sabing nilinis, guys. This is, may plaque siya. Plaque siya, guys.
Ayan. Ayan. So, hindi totoong ano na sabihin nilinis lang. So, nag-apply siya ng flux, guys. So, this is a flux. Ayan, no? Tigas na yung flux. Hindi ko alam kung flux, guys, o pandikit, ha? So, tingnan natin. Flux nga, guys. Pero I don't know. So, initan natin. Apply natin ng heat. Makikita yan, eh. Kung pandikit o flux. Flux nga. So, this is a flux. So, chat-chat ko lang yung customer natin. Yeah. So, sabi ng customer, ano daw? Linis lang daw. So, ang totoo, so hindi siya linis. So, sabi lang ng customer na, ano, so, tinatanong ko siya, guys, kung sino naglagay ng plaques. So, malagang malaman ko. Ayan, itsura niya. Plaques na siya. Agos na nga yung plaques, eh. Ah, pinagawa na niya. So, ayan, guys. So, pinagawa niya na itong GPU na to. So, actually, yung black screen, guys, is such a problem. So we need to replace the GPU chip or itself sa lines puntang VRAM. Actually, guys, pag black screen, hindi siya successful repair. May na-repair akong black screen via resistor sa likod. Ito lang, guys, ang problema nito ay na-cleaning na. So hindi na natin malulocate kung alin yung ano yung resistor na nawawala or nagkakaroon ng umido. Kasi yan eh. So, pero susubukan natin. Saan tayo? Microscope. Yan. May resistor dyan. So, hindi ko alam kung ano yung napuruhan. Yan yung problema natin ngayon dito. Yan. Sa noise schematic tayo, wala tayong sukat sa ano ng VRAM. So, subukan ko mag-locate. Kung makita ko pa. Meron na execution. May hinang na rin to. So, may natawag ba? May text pala. Wait lang, guys. So, we have a text. Submit your reply. Ano yan? Wait. New card? So, yan. Subukan natin siyang linisin. Kasi nalinis na nung naunang nagawa. Sabi ng may-ari daw ay pinagawa na daw niya. So, ito, para saan ba to? So, driver ba to ng ano? So, hindi ko alam kung ng bolts to. Itong coil na to. 1.8.
So, galing pala siya ng ibang technician pero ano siya? Hindi fully clean. So, ito. So, ito hindi masyado ko inilin. Subukan ko muna maglinis. Lock screen. So, focus tayo dito. This is a memory. So, ito yung ano eh, memory, VRAM. So, focus tayo dito. Sana madali natin to. Sana ito yung disconnected. Nilinis na kasi, kaya medyo mahirap malocate. Pag ginalaw na. Sana ito lang. Ayun, natanggal. So, baka ito. So, kailangan natin siyang tandahanin. Yan. So, this is a resistor. So, punta siya ng chip. So, hindi ko alam kung bakit siya black screen. Okay. So, cleaning, baliktad. Susukatin natin siya, guys. Limita naman pag corrosion hindi bumibigay resistor. Nadi-disconnect lang siya. Sana mapagana natin 'to. Kahit na galing sa ibang technician.
Testerin natin to. I'm not sure kung may donor ako. Alam mo, mayroon ako dito eh. So, wait lang guys ha. Hanapin ko lang yung donor ko dito. Parang mayroon ako dito eh. Ito yata. Dalawa. Parehas siya eh. Okay. Parehas naman siya. Okay, meron siya doon. Dalawa. Ay, magkaiba. Ito, isa ka parehas. Ayun. Ah, oh, hindi. So, iba siya guys ng posisyon. Sa memory. Ay, iba. Sa bagay, ito ay SOTAC. At saka EBGA na ibang version. Mayroon, medyo hawig siya ng kaunti. Yun. Pares naman. Kaya lang iba yung forma. So, may 6 pin din siya. So, yan. Ah, wala na pala yung resistor dito. Natanggal na. Alas, hawig din pala siya. Okay. So, testerin lang natin. Sana makuha ko yung value. Bago mag-flowing ng ating resistor. So, ang ating existing na 1.2 ohms. So, dahan-dahan lang. So, para hindi tumalbog. Point 0.7 kilo ohms. So, baligtasin natin siya. Actually, nare-read niya yung kamay ko. So, ganito lang. Kaya lang, delikado ang tumalasik. ohms. Okay? Okay, this is 41 ohms. Pag nag-tester kayo guys, alisin nyo yung kamay nyo. Maano siya eh, mariread siya. So, yung ilalim, 0.9K. Yan. 0.9K. Wala problema. 0.9K. So, meron ba tayong resistor na? Ayusin muna natin yan. 41 ohms versus alam ko 41 ohms yun eh. Hindi ako nagkakamali. Ah, 40 ohms at 39 ohms. Pwede na yan. Hindi yan 1K resistor. Nasa ano siya eh. Ano lang yan? 39. Kasi may sobra yung aking tester eh. Lagyan natin ng 39. So, i-care natin tong ano. Tong resistor na to. Sana madali. Okay. Sana ito lang. Para ma-repair natin. So, galing siya ng ibang technician guys. Ang tinira ay yung chip. Okay, chip yung tinira niya. So, ganun ba siya kalupit? Magaling, chip yung tinira niya agad. Black screen daw eh. Siya. Tapos, hindi naman nagawa. Black screen pa rin. So, isa-isa lang pagtanggal. Ilalagay natin guys ay 39 ohms. Kasi pag tinester yung mga ganito, alam ko lumalabas yan 42 ohms. Yan yan eh. Pag galing siya ng memory. Kasi memory ito eh. Yan. So, ayusin muna natin to. Magkakaroon naman yan ng ano, display in case na yung difference lang naman ng ohms eh. Itingnan natin. At least mapalitan natin siya agad. Okay.
Siya isa lang. Hindi pwede yung agarin. Kasi pag inagad mo yan, patay na. Pag nawala. Kasi wala tayong donor eh. Wala tayong schematic. Okay. So, kaya natin ang resistor. This is 39 ohms. Tama ba? 39 R. Okay. I got it. Okay, 350 yung hit natin. So next. Sana'y may natira pang Sana'y may natira pang pagpapala. Okay. Where? That's okay. Ito ay sa sensor ng may corrosion na to. Sensor to ng heat. Ito may ganito.
So this is ito yung memory. So hindi ko alam kung alin natin namaan siya, guys. So bali ba baka sakali lang tayo. So, maganda kasi yung tayo talaga yung nakaunang naka-repair. Parang chicks lang yan. Tayo yung nakauna. So ang ano nito eh tsambahan na lang. Kasi yung mga VRAM, yung mga test points, so mahalaga sana kung may schematic. Okay. So yung natanggal dito, walang problema yan. Hindi pa yun magtitikipik. Kasi ang sabi ng customer, garbage display, pero black screen siya eh. Kaya... So, tanggal na to, isa na to. Capacitor yung nakalagay dito. So yan, ito yung yeah, I like it. Yung muna, saglit lang. So, nireflow pati yung VRAM. So, yun lang. I-execute na sila ng reflowing ng VRAM. So, ha? Hindi ko alam kung bakit yun ang execution nila. So, wala tayong magagawa. So, nauna sila eh. So, anuin ko lang ito. Blower ko lang. Para matanggal yung mga liquid. So, tingnan na natin yun. Tingnan natin. Kung may pag-asa. So, may plaques na siya. Woohoo! May plaques. Tanggalin natin yan. May init ang chip nito, panigurado. Tapos tingnan natin kung nakahang o hindi. Basahin natin yung VRAM pagkatapos. Okay. So, let's plug in. So, manalangin ang lahat na gumana. Ayan. So, let's play. So, let's play. Okay, plug muna natin. Yeah. So, power on. Okay, QP setting. Oops, mukhang may display. Ah, sabi sa inyo. Power off ko na, guys. Hi. Ayan na. Ayan si. Power on. Tingnan nyo. Tingnan nyo, guys. We have a display. Yeah. It's... Bakit ganon? Ayan yung ano eh. Ito yung masakit. Sobrang napakasakit eh. Resistor. 41 ohms. Sa tester. 39 ohms yung nilagay natin. Ito yung napakasakit kasi dito eh. Ayan. So, pikita nyo naman kanina. Blocks. Screen. Black screen.
Imagine, oh, sinapit niya. Tinira niya agad yung chip. Tapos biram, hinater niya yung mga biram. Tapos yung chip, na-replow niya. Imagine. Alam nyo guys, yung paglalagay nito, nakakasira siya eh, yung plaques. Tapos hindi mo siya tinanggal. Kasi lalo't madumi siya. Hindi mo siya kinilining yung tawag dito. Kapag may plaques ka kasi ganito, tapos hindi mo siya kinilining sa sonic machine, sonic cleaner, ultrasonic machine. May ano kasi ito, may gabok sa ilalim itong chip na. Mapansin nyo pag nakapag-rebull kayo, kasi may nirebull ako kanina eh. So yung nirebull kong chip, talaga napakagabok yung ilalim niya. Ganun siya. Ito, kagaya nito. Hindi naman yun. Maraming beses ko na itong natanggap ko itong repair. Galing sa technician to. According sa may-ari. Sa unang ano, chip daw ang sira. Black screen. Actually, may na-repair na kasi ako ganito. Black screen. Ang problem niya sa mga resistor. Tapos, meron na rin ako mga ni-repair na black screen. Kahit tinister ko yung mga resistor niya. Yan. Good siya. So, ang hindi na lang nagagawa. Na-rebull ko na. Ang hindi ko na lang nagagawa ay magpalit ng chip. Kasi possible baka chip na ngayon sira. Kaya siya black screen. So, ito. Nakapag-repair na kasi ako yung black screen. Yeah, limited memory. So, ngayon, so, hindi pa dyan natatapos. Basahin natin yung memory. Okay? Bago natin siya repro-replow. Okay? Or magpass siya tayo na ano. Actually, hindi ako nagre-replow ng chip. Ganyan. Pag black screen kasi, either palitan na yan ng chip. Possible na sabihin natin disconnected yung line. Papuntang VRAM, kaya siya black screen. Pero at the moment, at the time na ito, so nire-repair natin na ito is may display siya guys. So, ang gagawin natin, babasahin natin yung kanyang VRAM para makita natin kung may error. Okay? So, yun yung the best option. Hindi yung tinitira kasi agad nila sa ano eh. Tira agad nila sa hot air na yan. Replow. Ang lalayo ng problema. Lagi ko na lang yung ito na encounter sa pagre-repair ko. Malayo naman kasi yung ano. Yung problema, napakalayo pero ganun ang ginagawa nila. So, yun lang hindi ko maintindihan sa ibang technician. Siguro, ano, mga nagsisimula, nagsisipag-aral. So, yun, ganun na lang. Unawain natin na ganun. Ang tawag doon ay nagpapachamba. Sana yung aking ano. Ayan ang ating pang testing na. Ayan. So, yung mga nagsisimula kasi ganun eh. Replow shield. Kahit nung ako yung nagsisimula dati. Ganun din naman. Unawaan natin sila. Ayun lang. So, bilang ano. Nakakaalam-alam. Huwag nilang gawin. Mali kasi siya. Yan, at least pag napanood nila itong ating vlog na to, ay huwag nilang gagawin. Okay? Hindi siya maganda. Hindi yun ang unang solusyon. Nagpinagawa ko yun, pero hindi yun ang ano. Pag mga last option na, kasi lagi natin pahuli yung chip kung may iba pa namang option. So, basahin lang natin guys yung ating VRAM. Okay, so saksak lang natin itong pang-reading ko. Matagal na pang-reading na ito, guys. Okay, this is a NVIDIA chip, so you need to read the VRAM. Okay, hayaan muna natin yung mga VRAM mag-init. Okay, 3GB. 1, 2, 3, 4. Ilan ba ito? 1, 2, 3. So, 512 bang isa. So, old model na itong version. Okay, power on natin siya. Power on. Sana maging good. Easy bench. Ah, mukhang yata nag-black screen ah. Takot siya guys, natakot. Okay, meron ba akong hindi na-i-plug? Okay, parang oops. Mukhang yata mayroong hindi na-i-plug. So, hindi siya
pumasok or naging na-detected siya. Baka nga may issue na ang chip nito. So, tingnan natin. Mga nagalaw. So, plug in. Ano natin? Ayusin natin. Okay. Ang ano ah. Ang nagkatotohang ano ah. Sinasabi nila ah. Ayusin natin to. So, let's power on. Kasi nag-display siya kanina eh. Aha, oops, nako, walang display, guys. Mukhang bumalik sa dati ah. So wait natin for a while. Baka mag-ano ulit siya. Kailangan black screen siya eh. Okay, nagre-read yung ating ano eh. Aha, parang nagalit ang Diyos sa atin ah. Ayan, nagsisermon daw kasi tayo. Okay, baka may natanggal. So, let's check. Okay. Okay, let's try again. Connector, so tanggalin muna natin yung VRAM tester. Kasi kanina nag-display siya. So, need natin i-diagnose ng maayos. Power on. Try. Okay, nag-display siya. Ngayon natin yung thing. Nagalaw lang siguro. So, okay, turn off natin. Lagayanin natin yung tester. Oops, nagalaw na naman. Power on. So, let's check. Check natin yung VRAM kung anong error. Lock screen yata, hindi. Nagre-read siya. So this is 1060. Bakit tayo na eh. Ayan guys, so nakita nyo, may error siya, may peeling na rin siya sa ano, sa VRAM. So tingnan natin kung tayo magre-revolve. Ano yan, pag yan ay error code 33, error 6, 7, 6, 7, fail siya guys, fail. Yan. So, tingnan natin kung gaano kasakit yung error. Kung magagamit pa siya o hindi na. Kasi pag mga error, ano lang yan. Chip ang ano. So, asa na yun? Kasi liquid damage siya eh. Hindi masyado. Ang kagandahan kasi pa nagre-repair ay yung ikaw yung naka-start nung hindi liquid damage. Kasi alam mo kung paano siya babalikan at saka i-re-repair. Lalo na yung mga VRAM. Kasi yung test point tester kasi yan. Paano mo siya ititest kung no schematic, no support. So, yan. So, ano tayo? Screen? Open ko lang yung ano, guys. Then, share ko screen. So, recorded ba tayo? Baka salita na naman ang salita. Minsan kasi hindi nakagre-record eh. Ayan. Oh! Like I said, ayan guys, so you have a field. Asa na ba? Wala. Ayan, share natin yung screen. Ayan, so ayan guys, so we have a field. Yun, like I said, error code 33. Okay, this is a GPU error. Namunta siya ng VRAM. But B0 is, so let's check position. So B0 siya guys. Pag ganyan, chip yung error. Yan yung ano. At least, bumabasa siya at nagbubukas siya.
So ngayon, actually yung error 33 na yan, so nagiging good pa siya. Na basta pag na-stress test mo siya at nag-pass siya, hindi IPN bibigay guys. Hindi yan basta-basta bibigay sa ganyan. Ngayon, B0 may problema. So, B0 tayo guys. So, B0. So, check ko lang ha. So, yung nakaproblema sa atin ay line of A1. So, this is pin 1. So, counterclockwise. So, A1, A0. So, nakaproblema sa atin ay tawag dito. Ah, tama ba? A0. Okay, A0. So, ito yun guys. Yun, kaya siya walang display. A0. So, no, ano siya eh. No contacts. Ngayon, B. So, may error tayo sa B0. So, ito yung B0. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng contact, kontang GPU, yung contacts niya. May peeling. Either, ano siya, hindi nakakaabot. So, ito siya. Yeah, 0. Check natin yung ano. So, ito siya. Kasi kahit i-reboot natin yan guys, yung error 33 na yan. So, napakatagal ko nang nire-repair yung error 33 na yan. So, yan at yan pa rin ang error. Actually guys, kahit i-reboot mo yan, yan pa rin. Ano yan? Sa chip error yan guys. Ay, sorry. No lights. So, nasa na ba yung ano? Nalipat ko ba? Ayan. So, check na lang natin itong likod. So, ito siya. Ayan. So, ito yung... Ayan. So, ito kasi sa ano to guys, sa heat sensor. I think wala siyang effect. Malayo siya sa ika nga sa bituka. Heat sensor to eh. Pero, it's okay. Nalinis naman yan. So, yung member dito, ayan, medyo good naman siya eh. Ayan. So far, so good dito eh. May joinings niya eh. May ano pa eh. Nakayos pa siya. Ano yan eh. Error sa GPU chip. Okay, terrible mo kasi itong ano. Or possible, kaya siya nagkaroon ng failure dahil dun sa nag-hot air yung gumawa. May ano kasi, delikado rin kasi yun eh. Meron pa yan eh, isang failure. Tuturo ko sa inyo kung bakit siya, ano. Agayan nyo yung pag-hot air. Yung error 33 na yan. Yes. Ang nadadamage yan guys is GPU chip. Ito kasi yan guys. Oh, mapansin nyo. Itong capacitor na to. Yan. Nagkakos siya ng error 33. Yan mga yan. Pag natanggal yan. Yan. So may error kasi ako ni-reball. Error 33 din siya. So hindi ko napansin. Wala talaga. Wala pala siyang isang ganito. So natanggal siya kasi liquid damage siya. Yun ang nagiging cause niya. Ngayon ito, kahit i-reboot mo kasi itong chip na to, minsan ganun pa rin siyang error. Ngayon, ang naging ano lang yan is, ano, medyo mataas yung cost sa pagre-reboot. Kasi sa akin may bayad kasi. Kahit hindi maga, may bayad sa akin yan eh. Actually, titestingin natin to kung mag-works pa siya or hindi na. Kasi yung 33 na yan, sa chip yan, connections. So, minsan, hindi naman siya nakaka-affect sa working performance. Wala naman siyang ano. Pero ang ano niyan, pag may error 33, malapit na siyang masira. Actually, ilan na yung nagawa ko kasi na may error 33 na ganyan. Actually, hanggang ngayon, okay pa daw eh. Tinatanong ko sila eh. Okay pa daw, gumagana pa yung ano nila. Depende sa version ng ano eh. Sa version ng GPU eh. Yung error na 33. Kasi minsan, hindi siya nakaka-affected sa ano. Hindi siya nakaka-affect sa performance. Ay, hindi ko alam kung paano siya nag-work yung 33 na yan. Kasi hindi naman siya, as in, buong memory yung may failure. So, wala pa. Ang tagal ko na kasi naghahanap ng video dyan na error 33 na yan, saka yung error 6. Dalawa yan, guys, eh.
Yung lagi kong na-encounter yung error na yan. Error 33. Chip yan guys. Chip ang problem niya. Kahit magpalit ka ng VRAM, ganun yan. Ano ko na yan? Tapos na yan. Gawa ko na kasi mga ganyan. Kaya, pag ganyan guys, base sa experience ko, yun nga siya. Error 33, 33, 32, 33. Yan, magkakatambal yan. Saka error, error 6 and 7. Yan. Parehas yan guys. Sa 33. Based lang yun sa experience ko. Hindi ko lang alam sa ibang repair. Yan. Tapos, actually, ito yung stress test natin yan. Pag yan na nag-pass, okay pa yan. Magagamit pa yung GP. Tatagal pa yan. So, nagawa ko na yan. Inaano ko na yan. So, based lang yun sa aking experience, guys. At least, no display. Yung sinasabi ng customer na guard-based display pero black screen. So, at least, sold natin may display. Ngayon, nanganin natin. Stress test, games, then pag yan nag-pass, okay guys, walang pro, magagamit pa siya. Yun na nga lang, mayroon na siyang sabi, malapit na masira, di lang magpalit na tayo ng video card. At least, it's working fine. Okay? Okay? Parang ano yan eh, yung mga ginagawa ni ano, parang ganito kasi yan eh. Yung ginagawa ni Surin, yan, sa, ano yan? Repair School Electronics, yata yon. Yung ginagawa niya, mapapansin niyo dun, hindi niya nilalagyan ng MOSFET, nirerekta niya na, sabi niya, pag nasira daw, ayun na, sira, nabili na bago. Yun, ganun kasi yung sinasabi niya. Yung mga, napapanood ko dun sa mga ibang channel na magagaling sila, talagang ano, gumagana naman maayos. Yun nga lang, ang sinasabi nila dun is, yun nga, wala na siyang protection. No protection. Pero actually, ang ano kasi, ang purpose naman natin mga technician is to repair. Ibig sabihin, yung kasi kaganyan, napadisplay natin, repaired yan. Success yan. Kung wala naman magiging problem sa performance. Magagamit mo siya sa game, sa ano. Okay yan, repaired yan guys, pag ganyan. Kasi kung ipipilit mo na, tanggalin natin yung error 33, okay. Bili ka ng GPU chip. Magkana ng GPU chip, 16,000. Hindi ko alam guys yung ganito kalaki. Yung kasing 1050 series is 11,600. Yung isa 16,500 something. Eh, yung ganito kalaki, hindi ko alam kung magkano. Baka mas mahal to kasi mas malaki to eh. Pagkakasunod siya, sa Nvidia yun na, Nvidia lang. Ayan. Ito siguro mga palagay ng 18,000 o 21,000 ganyan. Actually parang hindi siya original yung ano Nvidia niya kasi may mga fake nito eh. Yung sabi kasi ito kasi nabubura guys yung sulat kasi ang original hindi po nabubura yung pagkaka-printed kasi nakaano yun eh naka-printed yun sa yung parang bato parang ukit siya yung iba kasi yung fake ano siya, naka-print siya na kulay white. Nabubura po 'yun. Yan meron daw kasing ganun eh na GPU yung ano siya, hindi siya original yung chip. Hindi ko alam kung ano. Parang ano eh, recopy ng China, parang ganun. Kung saan bagay China po, kung tawagin dito sa atin China po, made in China ganyan. So hindi ko alam, wala akong idea, hindi naman ako manufacturer eh. Base lang 'yun sa mga forum. At sa mga ano. Okay? So, lilinisin ko lang ito guys. Then, lagyan ko thermal paste. Ano? Then, stress test ko. Show ko sa inyo later. Kung may okay ba siya. Kung okay siya or good. Kung good siya or hindi. Okay? Kapag nag-pass, dire-diretso, okay. Stress test. Then, games. Pag okay yan, totally repaired siya guys. At least, solve yung issue. Na garbage display, pero no, black screen pala. At yun. Okay? So, update ko kayo later. Bye for now. Ayan, hello. Good afternoon. So, update lang. Update sa ating repair. So, ayan na siya, guys. It's working fine. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na kailangan lang siyang stress test. Din pass ng stress test. So, magagamit pa siya, guys. Tatagal pa siya. Kasi pag ganito, mga error 33. Pag yan ay in-stress test mo, minsan nagbo-black screen na yan. Dead na siya. Tapos, maraming guhit, colors, yan, pag mga error, pag ganun, talagang ano na si chip, talagang hindi na niya kaya.
Eto naman guys, is kaya pa niya. Kaya pang ipaglaban. Ayan, buhay na buhay pa siya guys. Ayan siya. Running in good conditions. Tatagal pa yan guys. Ayan. Mapansin nyo ang ating... Ayan. Ayan siya guys. So, ayan i-stress natin. So, yung ano niya guys, kailangan lang nito, palitan yung thermal pad ng BRAM para hindi siya masira. Kasi ang temperature niya ay sumaabot siya ng 82.9 degree. So, yan yung sinasabi ko kapag mga ganitong lumang modelo ng video card. Na, ano siya, temperature kasi niyan, yung pag nagpalit ka ng thermal paste, higher hanggang 83 lang. Pag yan ay 84 to 90. So, delikado yun guys. Either nakaangat ang chip mo or yung bira mo overheated, hindi masyado maayos. Ito, medyo mataas yung temperature sa hanggang 83. So, ibig sabihin ka lang, ano nito, kasi nakita ko na yung thermal pad niya ay luma na. So, kailangan na talagang palitan. Magmo-moisture, makakasira pa yan. So, re-recommend na lang natin sa may-ari na magpalit ng thermal pad. Yan. Ayan siya guys, running in good condition. So, nagkaka-run na siya ng 20 minutes. So, yung kanyang temperature, 82.5 degrees Celsius, yung GPU temperature niya. Si memory clock niya, nasa 2,000. So, yan. Medyo mataas ang wattage niya. Yan. So, ang ating ni-repair ay ABGA GTX 1060 3GB. Ang kanyang chip ay GP106 version. So, mataas na chip yan, guys. Kahit yan ay 3GB. Yan. So, DDR5, Samsung ang VRAM, 3GB. 192-bit ang kanyang bandwidth, bus width. Yan. Yan, 2,000 yung kanyang bus. Para siyang naka-Uzi din siya, guys. Eh. Uzi yata ito eh. Kasi easy yung nakalagay eh. Easy, super clock. I don't know what is easy. So, yan, guys. It's running in good condition. So, repaired siya, guys. Repaired. Yan masasabi ko sa inyo, guys. Yan. Detesting ko na lang yan sa games mamaya after ano. Pero pag ganyan, guys, 20 minutes stress test. 100% good yan guys. Working yan in good conditions. Okay naman yung temperature eh. So kaya yan guys, siyempre yung driver niyan. Siyempre may stress test natin yan kapag may driver. Siyempre may driver yan guys yan. Yan ang ano niya eh. NVIDIA GTX 1060. Okay na siya mga guys. So, ayan. So, yung mga nasabi ko kanina. So, lecture. Ayan. So, pakinggan ng mga nag-aaral pa lang. Kung may nanonood sa ating channel na bago pa lang, so mag-aral mabuti, mag-repair ng video card. So kumuha ng mga discarte sa mga ahead technicians. Ayan, marami dyan ano eh, magagaling, tech cemetery, kahit English, pagtsagaan nyo. Ayan, so yung Tagalog, alam ko may nagre-repair ng video card na Tagalog, may tatlo akong nakita na Pilipino. Yun, Tagalog. So tatlo na yung nakita ko na nagre-repair yan na Pilipino. So hindi ko alam kung hindi ko sila kilala eh. So ako yung pang-isa. Ayan, tatlo. Ayan, naman nagbablog din sa YouTube. So, ayan. So, ang alam ko marami na. May mga sumunod kasi. May nakita kasi ako sumunod. Eh. Bago lang siya nagbablog ng ano, video card. Jay, at ang nagsisimula si Jay ang kanyang pangalan. So, Jonathan. Hindi ako yun. Ayan, guys. So, okay na siya. It's working fine. Si-ship na natin sa may-ari itong ating na-repair today. Okay? So, ayan, para sa mga bagong salta sa aking channel, so huwag nyo naman kalimutang i-click ang ating notification bell. Mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga in-upload na videos. Ayan. So, mag-comment lang kayo, binabasa ko po yan, nababasa ko yan. Hindi man ako makapag-reply, so huwag po magalit kung hindi nagre-reply. Talagang ganyan, pag maraming customer at maraming nire-repair, at busy, ganyan talaga po. Kaya hindi... Lahat ay naasikaso. So, pagpasensyahan nyo na. Tanong lang kayo, malay nyo, replyan ko. Okay? So, yan. So, uli, papaalam na po ang inyong Abang Lingkod. So, see you on the next video. Bye-bye! So, ando na ating camera eh. Ayan. So, andito kasi ako monitor, okay? Hindi kaya lagi andito nakaharap. Si Northridge Speaks nga, isa lang yung camera eh. Dito lang eh. Ang maganda siya ang camera, si ano, si... Si repair kay Surin at saka mayro pang isa eh kay yeah kay ano Surin tapos si sino yung isa yung magaling sa Apple
So, hindi ko masyado siya matandaan kasi actually hindi ako nanonood sa kanya palagi. Nakikita ko lang siya lagi. Pero ang laki na ng views sa kanyang subscriber, 1 million plus na, nasa 2 million yata yan. 1 million nakita ko dati. Kay basta magaling siya sa Apple na ano, taga America, New York, taga New York siya. MacBook technician na magaling. Yung maraming technology na ginagamit si ano eh, Northridge Peaks yan. Lahat ng makabagong technology, mabilis ang repair. Pag hindi na marami nang sirang piyasa, hindi na nire-repair. Pag maraming nawawalan piyasa. Pag busunog yung board, matik, wag na, hindi na nire-repair. Yan. Si ano, Vitatech, magaling yun, Vitatech na GPU technician, si Tech Cemetery, at saka si ano, kung napapanood nyo siya, ano, Overkill, yan. Italiano yata siya, o Mexican. Yan, Mexican lang, pero pinapanood ko yun, guys, kasi yun ay GPU technician, magaling na GPU technician. Kompleto rin sa gamit eh. May mga pera sila eh. May yaman kasi sila. Ako lang kasi yung pinakamahirap na technician eh. So, wala po akong mga mamahalin ng gamit. So, baka may gusto pong mag-donate. So, kailangan ko po ng pang-rebooling machine. Yung pinakamaganda na po. Request eh. Kailangan ko po ng pang-rebooling na machine. Yung mas pang malakihang chip na po. Yan. Marami pa akong kailangan i-ponder na gamit. So, wala din akong sonic cleaner. Ultrasonic cleaner. So, low budget tayo eh. So, poorest of the poorest technician lang po ako eh. Ayan. So, nagsisimula pa lang. Kaya kung may mayaman ako makilala at magbigay sa akin, ay pasasalamatan ko po ng napakarami. Lagi ko po sasama sa vlog kung sino man yung mayaman na yun. So, yung aking chair, nirepair ko lang to. Ito guys, actually, hindi ko siya binili. Binigay lang sa akin to. Binigay ng ano. Ito guys, ay putol ang bangko. Putol yung sa likod. Pag umano ka, nabagsak. So, bigay lang. Pero original to, nilagyan ko lang siya guys ng kawad. Wala nang babaan, wala nang galaw. Pero naikot pa naman siya. Yan, nilagyan ko ng kawad para hindi bumagsak. Kasi bumabagsak ito guys. Pag naputol yung kawad na yun, edi bagsak ako. Kita sa ating vlog. Ayan. So, yung aking working stations. Yan yung mga nare-repair ko. Ayan, kukunti na siya. 18 na lang yung nakapila. 18 pieces dati, 34 pieces yan. So, mabilisan. Nandiyan yung kapatid ko nung nakaraan. Kaya lang, ayan, wala na tayo uling, wala na yung kapatid ko. Sumuko na sa pagre-repair. So, malis na yung aking kapatid. Kaya ako na lang uling mag-isa. Ang technician na nagre-repair sa ating video card repair. Yan. So, nandito yung aking wife. Aking personal secretary. Yan, yung wife ko. Nandito siya. So, yan, nagsusulat ng mga ano natin. Kasi dumadami na guys yung sobrang lumulubo na sa banga yung ating customers. Sobrang dami guys. So, sobrang dami. Yan. Balang araw guys. So, yung shop ko guys ay dati mayroon sa Antipolo, yung sa may ticketing. Pwedeng pumasok ang tao. So, ngayon guys, ang shop ko guys ay sa loob ng bahay. Bawal pumasok ang customer. Ayan guys. Kaya walang customer na pumapasok dito. Pero shop ko loob lang. So drop up lang sa labas guys yung mga repair ko. Simula nung sa video card repairing sa Antipolo, pwede sila mag-drop araw pumunta sa shop nung nasa Antipolo. Kasi nakakapunta eh. Ngayon kasi guys hindi na eh. Nasa looban kasi yung bahay namin. Ayan, para kung mayroong ano sa Taguig City po tayo. Baka po mayroon diyan mga may kakilala kayo diyan na pwesto. Na mura lang yung parenta, tapos tabing highway po. Yung tabing highway, pwede mag-drop na customer, tapos pwedeng parang bahay na repair lang po. O kaya, yung bahay with shop. Yan, baka po mayroong marirecommend kayo dyan. Recommend lang po kayo ng pwesto. I'm looking po ng house with shop. Yung malapit po sa ano. Ha? Ano? Commercial space with house. Para po maganda, hindi nalalayo. Nakakatama din naman po kasi yung lalayo pa tayo ng bahay. Mas maganda yung ano, yung doon na lang. Mas maganda kasi yun, guys. Yung shop mo, nandun na yung bahay mo. Basta may bahay ka't nalilikuran, kompleto, naiikutan. Yan. So, mas maganda yun, guys. Kung mayroon po kayo marirecommend, recommend naman po. Baka mayroon kayo dyan. So, Taguig City po. Taguig City, Metro Manila. Okay? Ayan. So, marami na akong nasabi, marami na akong naikwento. So, medyo pagod na kasi kaya napapakwento na masyado. So, today is 6 p.m. So, alas 6 na po kasi time na po na pagpapahinga. Kasi ang office, ang working hours ko is
8 to 6 p.m. lang, guys. Ayan. So, dati kasi 8 to 8. Ay, hindi kaya. Bagsa katawan ko, nagkakasakit. Kahit linggo, napasok ako. Nag-work ako dati. Pero ngayon, you know, guys, binago ko na. 8 to 6 na lang. So, ayan. Single na lang ulit ako nagre-repair. Kaya, ayan. So, bye-bye na, guys. So, pangalawang bye-bye na. So, see you in the next video. Bye-bye.